na siya na isang magandang dilag na may pretty face, charming smile, and gorgeous dark skin. Hindi naman nakakapagtatakang mala Hollywood model ang kanyang datingan. Dahil namanan niya ito sa kanyang ina na si Wilma Dasent na isang 90s comedian and model. Sa mga anak ni Wilma, si Shiana daw ang nakakuha ng looks at charm niya. At mukhang siya rin ang susunod sa yapak niya bilang isang model. Pinasok na rin kasi niya Shiana ang mundo ng modeling kung saan nakilala at hinangaan ang kanyang ina. Dahil sa angking ganda, talino at good communication skills nitong si Shiana, marami ang nagtatanong kung may plano daw ba siyang pasukin ang country's most prestigious beauty pageants. Ayaw naman kaya Shiana, hindi pa raw niya ito naiisip. Dahil mas gusto niyang mag-focus sa kanyang studies bilang isang pre-law student. Mga kada, this morning magkakasama natin ang Black Beauty daughter at future attorney sa buhay ni Wilma Dasent. Shiana Dasent! This morning, makakasama natin ang Black Beauty daughter at future attorney sa buhay ni Wilma Dasent, ang kanyang anak na si Shiana Dasent. Good morning, Shiana! Hi! Hi, thank you for being here. Thanks for having me. Yes, maganda umaga sa'yo. Batiin mo muna ang ating mga kada. Hi, everyone! Si Shiana right now is in school. She is gonna study law, no? Pero yeah, ngayon nasa third year, pre-law ka pala. Pre-law pa lang po. Papunta pa lang doon. Oo, lawyer talaga ang napili mo. Opo. For the magiging challenge. Career. For the challenge. But you're a shoe-in for modeling, for acting, for the showbiz industry. Yeah. That never, hindi ba to pumapasok sa mind mo na gawin? Tapos your mom as Wilma Dasent? Yeah. Kung may opportunity naman po, ba't naman hindi ko papasukin? I can do both naman po siguro. Oo. Yeah. Pero right now, you're doing a little bit of modeling, yes, and all that. Opo. Broken schedule po kasi yung sa school namin. So every break, kung kaya kong pumunta ng castings, kung kaya kong pumunta ng show, pinupunta ko na para hindi sayang. Oo. And how's it coming along? Marami ba? Busy ba? Ngayon po, yes. Pero may time po kasi sa modeling industry na nagto-tone down yung mga shows. Like may peak season, merong season na hindi masyadong ano. Oo. Oo po. And in doing that, marami ka bang nakukuhang mga tips and cues from your mom? Oh, of course. Sa kanya po galing yung connections na nagagamit ko po ngayon sa modeling industry. Madami po siyang friends na show directors, mga production. So it's a plus for me na din po. Aha. Mm-mm. But aside from the network and the connections, of course, the looks! You get it from your mama! Thank you! So I'm sure, lagi nagre-remark ang mga tao tungkol sa striking resemblance ninyong dalawa. Ang usual po nilang sinasabi, mas maganda ka pa sa nanay mo. Nakuha si mami dito para i-defend ang kanyang sarili. Pero has it always been that way, Shiana? Na parang have you always experienced that kind of attention from people? Yung favorable, yung ganda-ganda. Of course, dito sa society natin, 'di ba? There was a time na talagang ang mga tinitingala dito, mga ina-admire, yung mga mapuputi ang balat, yung mga tisay, ganyan. So growing up, was it like that? Did you experience that? Or kasi bata-bata ka pa eh. Yeah. Baka mulat na mga tao. That, you know, any color actually, mm-hmm, and any skin color, any race is beautiful. Yes, it is. Pero when you were growing up, how was it? It wasn't any different, honestly. Mm-hmm. Kung sa time po ni Mami, binubuli siya dahil dark siya. Oo. Sa akin, never po nangyari. Well, nangyari po yun once, pero hindi na siya naulit. Mm-hmm. Kasi yung siguro grade 3 to grade 4 po ako nun. And then, I always go home with dirty socks. Okay. Eh, sobrang linis po kasi ni Mami sa katawan. So, sabi, ano mo nangyari sa socks mo? Ba't palagi mo dumi? Sabi, inaapakan kasi ako nung isa kong classmate. That taught me na hindi ako pwedeng apakan.
Mm-hmm. Yeah, and it stuck to me hanggang ngayon. Walang bumibudi sa akin. Aha. Yeah. And what was the cause? What was, ano yung dahilan sa pambubuli? Was it your skin color at that time or hindi ka lang niya talaga type? I don't know. Oo. Oh, po, di ko po. I mean, friends naman kami, but I don't know why she does that to me. Baka may lahing bully lang talaga po, siya. Siguro nga po. Oo. Yeah. But during your mom's time, ano yung mga kinikwento niya about it sa'yo? Alam niyo po yung ulik ba? Familiar with the term? Yeah. Mm-hmm. Yung itim na manok. Itim na manok? Opo. Okay. Ayun. So they used to call her that. And how would she handle it? Meron po siyang kwento na isang beses po tinawag siyang maitim ng mga classmate niya. Binubuhos, maitim. Tapos umiyak po siya. So umuwi po siya sa lolo niya. Tapos nagsumbong po siya. Sabi po ng mga classmate ko, maitim daw ako. Tapos sabi po ng lolo niya sa kanya, tumingin ka sa salamin, maputi ka ba? Hindi po. O bakit ka umiiyak? O yun. Yeah, so she would make you kwento yung mga stories like this. Opo. To sort of prepare you or to warn you para lang alam nyo lang kung paano i-carry yung mga sarili if and when it happens. Yeah. Ganun ba yung pag kinakwento niya po sa akin, it doesn't imply that parang mm-hmm. ang pinaparating po niya, like, it's a funny story na mm-hmm. this happened to me. I was hurt, but it was funny if you, pag pinakinggan siya ngayon, pag kinuwento mo siya ngayon. Oo. Yeah. Of course, back then, it was painful for her. Oo. Pero ngayon, parang, maitim naman nga talaga ako. Ba't ako iiyak? Okay. Talking about being dark, okay, having dark skin, do you think in this day and age na isa na siyang advantage, isa na siyang plus? Yes, it is. Mm-hmm. Yeah, it is Tell us about that. Saan mo siya na-experience na advantage siya? Sa modeling po kasi merong mga castings. Okay. So sa mga castings, madami pong models ang pipila sa harap ng panel. Okay. So ang panel po, mga designers, directors, production, tapos pipili po sila kung sinong ipapasok sa show. Okay. So if I look different because of my skin color and my hair, more likely po akong makapasok. So yeah. Ngayon nagagamit na siya sa advantage. It is an advantage. Yeah. It's a statement actually. Yeah. So this modeling thing ba, Ashana, is this something that you wanted for yourself? Na pressure ka ba ni Mommy? Ay, hindi po. Ang original story po ng pagsistart ko ng modeling is nagkasakit po yung aso ko. Okay. Tapos wala akong pambayad sa fees sa vet. Okay. So nagracket po ako para may pambayad ako. Very good. Yeah. We commend that. And how young were you when you did this? I was 17 na din. 17. Po. Oo. Galing din ni Mommy, no? Way to go, way to teach you how to, 'di ba, work for the things kasi that you need. Na-invite po ako for a show. Mm-mm. But back then, parang boyish. Ayoko niyan, mag-heels ako. Pero nagkasakit nga po yung aso ko. So, so talagang kinailangan mo na. And since then, nagustuhan mo na rin. Nagustuhan ko, na-enjoy ko po. Oo. Do you think that, do people often compare you to your mom? Of course they do. Is it a bad thing or a good thing? For me po, it's a bad thing. Kasi nako-compare po. Magaling po kasi si Mami, supermodel nga po siya. And I'm just starting, so konti pa lang po yung experience ko sa modeling. And kunyari po, mag-walk ako. It's very different compared to my mom's. And she doesn't teach me anything. So di ko po, hindi ko din magaya yung style niya. Because modeling is harder than it looks. And agree. Nako-compare ko sarili ko sa kanya na dapat mas magaling ako dito. Mas magaling dapat ako sa kanya. So this is a new time and age. And yun, as for the others naman po, I think being compared to my mom is a plus. Okay. Kasi
they usually say na, ah, new generation na, next generation na, mas magagaling na tong mga to. Oo, ganon. Nakakatawa. Yeah. You don't ask her for advice. I ask kids. For help. Pero hindi ka niya binibigyan. Never po niya akong binigyan ng tips. Never po niya akong tinuturuan. Uh-huh. So, kunyari po, may show. Tapos, nanood siya. Magsasabi lang po siya ng mali ko after the show. When it's of no use. Nakakatawa talaga to si Wilma. But you know that she's also a very funny person. Of course. Sa, lalo on and off cam. On and actually, off cam. So, she's exactly the same kahit pag nasa bahay siya. Actually, mas loose po siya pag nasa bahay. Wala na talaga inhibitions. Na-imagine ko siya super kalat-kalat na siya all over super the place. Hindi mo naman naisip na sumunod din sa kanyang yapak being a comedian. I'm too shy. You're too shy. Oo. But okay, so she's very funny. Is she a strict mommy? It depends po. Sa, mm-hmm. Depende po talaga sa kaso. How? Like, kunyari po sa gadgets. Mm. Pagkadating ng 9:30, wala nang gagamit. Wow, yeah, okay. Pero siya, that's very good. Papakas kasi kailangan ko po mag-aral. And then, how about going out, dating? Oh, dating. Nangingilam mo siya sa love life? Hindi naman po, pero kailangan kong magpaalam. Okay. Yeah. Pag hindi po ako pinayagan, hindi po ako pupunta. Oo. Yeah. Wow, masunurin din naman. Opo naman, siyempre. Kasi binibigay po yung trust. Ina-earn naman ang trust. Yes. Yeah. Netizens, for more Kada Umaga updates, i-click lamang po ang subscribe button at i-follow ang Net25 social media pages on YouTube, Facebook, and TikTok at pati na rin ang Net25 TV.